senyorita, senyorita, ito po si Senyor Mike. At today po, ang vlog ko ay sa part 2 ng Father's Day celebration. Pumasok po muna ako sa kwarto na napakainit kasi sa labas umulan pa. Lapot na ako nung mapapanood nyo yung vlog ko is sobrang oily ko na. Sobrang init kasi, tapos biglang bagsak ng ulan. So ayun, pumasok muna ako rito para naman malamigan ako. Papakita ko sa inyo yung in-order ni Mrs. Medyo tagirit, i-ayos natin. Iyan! Papakita ko sa inyo yung in-order ni Mrs. Ito po ay from Cochara de Gracia sa aking friend na si Mary Flores. Sila, isa siya sa mga may-ari ng Cochara de Gracia. So, i-feature natin itong food niya dito sa vlog ko para malaman natin kung masarap ang Cochara de Gracia at hindi dahil sa friend ko si Mary Flores. Ay, alam niyo naman ako, very transparent ako kung masarap, masarap, kung hindi, hindi. So, malalaman nyo kung anong expectation nyo dito sa food na in-order ni Mrs. para sa akin. So, ang in-order ni Mrs. today is seafoods, isang box ng seafoods at isang, I think, pansit yung isa, nasa Bilao. Dumating na siya, dinala ng friend ni Mary through car, tapos yun, na-meet ko rin siya. Thank you sa pag-deliver, medyo may delay lang, nahirapan sila mahanapan yung area ko, so na-delay sila. But for now, i-unbox na natin, tikman natin ang sabay kung anong meron dito sa Cochara de Gracia. Tara, samahan nyo ako! Hi guys, ito na yung Cochara de Gracia. Ito na sila. Ito na po. Thank you, sir. Meron pa po. Meron pa ba? Oh, wait lang. Ayan po ah. Hey, kunin mo. Meron pa daw. George. Ayun. Salamat po, sir. Ingat po kayo. Bye-bye po. Ingat kayo. Kaibigan po kayo ni Mary. Kaibigan ko si Mary eh. Si Flores, Mary Flores. Message ko na nga siya kasi ano, wala pa to. Sige po, ingat po kayo. So guys, dito na tayo. Simulan na tayo dito sa pansit ni Cochara de Gracia. Tingnan nyo yung pagkaka-package niya, oh. Very ang ganda. Tapos very personalized yung ribbon nila, oh. Ganda, oh, 'di ba? Tapos may lalagyan pang ganito at the same time yung mga dedication niya, hindi niya talaga siya naka sinusulat lang. Printed siya, sticker, you guys, very ano, social. Merry ang social presentation. Very good. So ito, buksan na natin, guys. Tingnan natin kung anong sa loob, okay? So, naka-seal siya, oh. Alam ko wala pang 1 year itong Cochara de Gracia eh, pero tingnan mo naman, oh. Very good. At sa for now, ang pagkakalam ko may mga 5 branches na sila. Ayan, oh. So ito, guys, so hindi ko alam kung ano ito, buksan natin. Oh, calamansi, guys, tingnan nyo naman, saan ka ba nakakita. Yung iba kasing nabibilihan kong, yung ibang nabibilihan ko ng pansit is nakalagay yung calamansi sa mismong pansit. Nakasiksik siya. So ito, sineparate nila. Oh, very good. Ang ganda. So, may ito pang message na thank you. Thank you message. Right? So ito, kalamansi. Oh. Mm. Diba? Hindi siya, kalamansi baka mo? Hindi siya tinipid. Ibang naglalagay, 3-5 lang. Ito, ang dami. So i-move natin siya dyan. Kasi ito nakalagay dito is from Miss Leslie. Happy Father's Day. Daddy, we love you. Nakalagay. Ano? Message. Diba? So ito na. Natin. So kasalukuyan pong umuulan sa labas kaya napaka-init today. So ito na, guys. Buksan na natin to. Personalize ang ribbon, no? Cochara de Gracia. Hindi kayo mahihiyang ihanda sa bisita at sa mga okasyon kasi napakaganda ng presentation, guys. Kahit yung pag-deliver, diba? Diba naman, no? Personalize ang ribbon ni Cochara de Gracia. Ang ganda pa ng kanilang pangalan, eh. Dito pala baliktad. Ayan, no? Personalize ang ribbon. Very social, very Espanyol. Cochara de Gracia. Bagay na bagay kay Senyor Mike. Baga gawin nyo naman ako model na to, Cochara de Gracia ni Senyor Mike.
So itatali ko na lang to rito guys ha. Gawin niyo ako model ha. So yan, so buksan na natin ang mahiwagang. Mahiwagang yung aso ko sa gilid. George! Nag-aabang din yung aso ko mabuksan eh. Tingnan natin ha. Surprise! 1, 2, 3! Ay, ang galing! Panalo! Panalo kayo! Very good! Ang ganda! Tingnan nyo naman, zoom in mo dito. Pakita mo. Ganda oh! Yan naman presentation oh. May mga something-something. Panalo! Sulit no? Magkano ba ito? Hindi ko natanong kung magkano ito eh. So di namin alam. So para po sa mga price ng mga food ni Kutsara de Gracia, tingnan niyo naman sa Facebook. Ilalagay ko sa link doon sa YouTube vlog ko, sa description, para makita natin kung ano siya. So kukuha muna ako ng kutsara tinidor para matikman natin si... Ah wait, ahantayin natin yung kutsara tinidor pagpatating. Aking assistant. Yung aking Vienna na walang bewang. Napakapayat na ngayon. Tepe niyo ko, Tito. Yeah, thank you. So, titikman na natin siya. Habang ako ay naglalapot, so tutok mo muna rito red yung camera at ako ay magpupunas muna. Kasi grabe ng init talaga. Sobrang init, umuulan. So, alam niyo na yung init ng umuulan. So, ito na, guys. So, ito na, guys, ang platito. Platito, titikman na natin ang pagkain ni Kutsara de Gracia. Masarap. So, kailangan natin ng parang ano, yung may something-something na parang pangkalakay ba tawag? Kalakay. Higanting tiyan eh. Binibigay ng aking Vienna ng mga higanting tiyan eh. Para pagtaniin si Kutsara de Gracia. Okay? Ayan. So, tiyan natin. So, syempre, presentation check. Packaging check. At saka yung personalization ng Kutsara de Gracia is perfect. Check. At saka yung separation ng mga condiments. Yung mga to. Check. Diba? At saka yung totality check. Ito, may personalized pa siya. Diba? Yung iba kasi nilalagay, tinatatakan yung pinakatakip. Ito hindi. Ribbon ang ginamit nila. Social. So ngayon, ang gagawin natin is yung lasa ba? Titingnan na natin kung okay ba ang lasa ni Kutsara de Gracia. Tingnan mo ulit rin dito. Yan. So yan, bubuksan na natin siya, guys. Yan. So bubuksan natin ng konti. Yan, guys. So kukuha tayo siyempre sa pinaka-part na masarap. Saan ba yung part na masarap dito? Yung malutong. Ito. Yan. So alam nyo nang guys, ngayong araw to puro hybrid ang aabutin ko kasi yung kaninang lechon belly, tas ito, meron pa rin pa-lechon sa ibabaw sa Kutsara de Gracia. So lagyan natin, check natin. So tikman natin guys. Tikman muna guys, tikman natin. Hindi ko naman nalagyan ng kalamansi. So ito yung... Kukuha tayo ng konti guys kasi sobrang masyadong malaki. Baka mabulunan si Senyor Mike. Ma-hospital si Senyor Mike. Ayan, ito. Yung kanyang toppings, guys. Yung kanyang, ang tawag dito kayo? Lechon kawali toppings, guys. Ito. Bagay na bagay. Hindi siya ganun ka-arap, tama-tama lang. Pa natin yung barot kasi kinain ko eh. Okay lang siya. Yung mga pang-toppings ng pancit ganun. Sarap. Tikman natin to, guys. So, titikman ko yung laman ng lechong toppings. Tama lang, guys. Katibla. Hindi siya maarat. Iba kasi yung lalagyan na sobrang arat. Ito tama lang. Tikman na natin ngayon yung pancit. Yung part na may ito guys oh. Sakto lang guys.
Hindi ko masasabing masyadong masarap. In a scale of 1 to 10, nasa 8 ang lasa ng kutsara de gracia. Typical pancit, Filipino pancit. Hindi naman siya maalat na ano, pero okay na. 8 siya guys, for me, ang lasa ni kutsara de gracia. Hindi siya ganun masyadong as in yung ibang pancit na medyo sobrang daming lasa, may malasang malasa ito. May pagka-blunt ng konti. Hindi siya ganun kaalat, tama lang. Saktong-sakto lang. Kaya nga 8 lang ibibigay ko. Yan guys. Tama-tama party. Shock-shock sa budget. Hindi ko alam magkano presyo nito, pero yun, ito yung pancit guys. Abangan natin yung seafoods nila, kasi yun yung medyo bantahin nila. Ayun guys, dito tayo sa second item or second food na in order ni Mrs. Ito ay ang seafoods. Hindi ko alam po anong laman nitong seafoods na to. Syempre obviously seafoods, anong klaseng seafoods? Ano ba to? Shrimp ba to? Crab ba to? So malalaman natin guys, kasi surprise ni Mrs. to eh. So, check muna natin yung box nila. Hindi mo naman ang ganda magkakabox, oh. Hot box ang ginamit, guys. Ito, hot box, yan. So, para ma-secure yung food niya, is hot box. And then, again, yung kanilang bentahin na naka-personalize yung ribbon, naka-seal siya. And then, yung mga greetings, so, naka-sticker siya. Yan, oh. So, yun. Tatry natin kung paano to, ha? Kasi may technique daw pag-open na tong hot box na to eh. So, buksan muna natin siya guys. Buksan muna natin siya. Very good ang packaging guys. Ang galing na pagkakagawa nila ng packaging nila. Very sealed and secured yung item or yung food. Yan. And then, alisin muna natin itong kanilang personalized ribbon. Yeah. And then ito yung kanilang, ayan, tear here. Tear here. So iiyakan ko na. Tear here daw. So mapatak ko ng luha. Ha? Tear here. Alisin natin, tear here. Ayan. So ayan. So ito nga pala guys, kung sino gustong order nito, ito yung number nila guys, and then you can visit their on sa Facebook nila at sa Instagram, Kutsara de Gracia. Oops! Okay guys, ito ang kanilang Facebook. Kung gusto kong order ng Kutsara de Gracia, ito po oh. Tapos ito yung kanilang Facebook. And then ito yung kanilang Instagram. And then yung phone number ni Kutsara de Gracia guys. Sa mga gusto kong order, may mga kasal, binyag, at saka yung mga birthday. Graduation, lalo na ngayon ay month ng graduation ngayon. Ito yung magiging preparation sa inyo. Hindi siya nakakahiya. Kahit ipang regalo nyo ito sa mga, let's say, ipang regalo nyo sa mga birthday. Diba? Yan. So, ito na. Buksan na natin. Let's go. Ano kaya? Naka-intriga ko sa loob ng hot box. 1, 2, 3. Woo! So, itong preparation, oh. Shrimp. And then, meron siyang crab dito. I-zoom in more, you know, may mga lemons, meron siyang shrimp, at meron siyang crabs dito, right? So, sa ilalim niya may styro, yan may styro, tsaka may mga hot something na, ano kaya to? Ah, hinahatak to para uminit, I think so. Ano ba ginagawa? Wait, let's see. Para yung preparation niya is, ano, ito yung utsura niyang laob. Sinara ko uli kasi para uminit yung pagkain niya kasi hot box nga ito. So meron silang mga strings dito na kailangan yung i-pull. At saka ito pa, kailangan i-pull para mag-operate siya at uminit itong food sa loob. So i-warm niya. So try natin guys, alisin natin ito. Ayan o, may strings o, kita nyo? May strings. Ito pa isa, magkabila yan. So, huwag nyo munang bubuksan, halaan nyo uminit. So, 1, 2, 3. Yan. Pinuli ko na guys, nata ko. Ngayon lang.
So handayin natin, mag-iinit yan guys. So i-hit niya yung food sa loob. So no need for you to reheat it, alisin na lagi sa kawalit, ininit. Kasi yung preparation niya masisira. Ito na lang sa ginawa ng hot box, ayan. Handayin lang natin, mag-iinit siya. Okay? So yan, abang-abang tayo. Mag-init na oh, nakita nyo? So ito yung nangyayari guys sa hot box. Kaya nga tinawag na hot box siya kasi mayroon siyang mechanism para i-heat niya yung food. So hindi mo na kailangan alisin, ilagay sa kawali, ilagay i-bake ulit or something. Ayan na. So nag-steam na siya guys oh. So pati ako na initan, teka lang. Parang kailangan ko na mag-tiris ng mga pimples, mga ano, mga whiteheads. Na-steam ka na guys. So ayan. So umuusok siya guys, may magic tayo oh. May magic. Daming paano ni ano. Ang galing ng preparation ni Cuchara de Gracia. Gawin niyo ako model Cuchara de Gracia. Yan guys oh. So ito na, buksan na natin. Ayan na siya guys oh. Tingnan niyo oh. Nag-iinit siya talaga. Ayan. So yung food is nagre-reheat siya. Dito lang to ha. Sabay pansit, walang ganon. Dito lang. Okay? So ayan guys. So yun. So buksan na natin siya. Tingnan na natin. Kailangan na natin uli ng Cuchara de Gracia. Para makain natin ng Cuchara de Gracia, kailangan natagal natin ng kutsara at tinador. So dito muna na itutok Fred. Yan. Habang ako'y magpapunas ang aking pawis. Okay, okay na guys. So we're gonna open this. Cuchara de Gracia. Ang steam to. Steam mo. Oh. Steam, very good. Ang galing ng pagkakagawa. Nag-steam guys. Kahit mag-picnic kayo guys, wala kayong syempre yung way of preheating the food, no need. Dahil sa Cuchara de Gracia, iinit niya yung food nyo while on the go. Diba? Yan o. Oh. Yan guys. So yun yung hot box na sinasabi. Yan. So hindi lang siya chismis lang. Hindi siya fake news guys. Talagang iniinit niya yung. Yan. So unahin natin syempre. Tignan natin preparation. Tignan muna natin lasa. So, unahin ko muna itong maliit. Small piece ng ito guys. Shrimp. Syempre guys. Tikman natin ang shrimp. Kung masarap talaga si shrimp. Ang favorite ng anak ko. Right? Po. Ang sigrabe, ang sarap. Yan guys. So ito, so meron syempre siya mga sauce sa ilalim dyan. Yan. Yan. So isa lagay natin. Syempre doon natin makikita yung lasa niya. If, tikman natin guys. So lagay lang guys ha. Mainit talaga siya oh. Wait lang ha. So ito na ho, ang Cuchara de Gracia. So, tikman na natin guys to. Oh. Masarap ito, masarap. 1 to 10, 10. Masarap. As in. Masarap yung tip kanina. Ang sarap na to. Sino ba nagluto na to? Gracia. Ang sarap. Sa pitimpla. Iba kasi parang ano lang eh. Pero ito ang sarap. At saka naka ano na guys. Timo. Timo rito ready. Yan mo. Timo, naka biak na siya. Hindi ka na mahirapan tumuha. Hindi mo nababalatan kasi naka biak na siya. Naka cut out na. Para susungkitin mo na ng mga tinador yung kanilang mga prawns. So just like that oh. See? Diba? Rock. Tapos na yung prawns. Dun tayo sa tingin mo guys, oh. Tingin mo, ha. Ang ganyang
scrubs ng alige. Oh. Mm, grabe ang alige, guys. Kuwawa naman ang bato ko nito. So, tikman natin to, guys. Lagyan natin to dito. So, wag ka mag-alala, guys. Itong mga to, ubos to lahat for sure sa dami namin dito sa bahay. So, baka naisip nyo, baka mapanis kasi kinakutsara ni Mike. Kaya mag-alala, guys. Ubos to mamaya. Mabilis lang. So, tikman natin tong Notted out. Tikman natin yung ako kasi magkamay, guys, eh. So, yung mismo tikman natin. Ano? Sarap, guys. Panado siya. Oo. Nabuksan ko na nga. Ito, guys. Tingnan niyo naman yung taba. Oh. Aligi. So, aligi. Ano ka pa? Di ka lugi. Sarap. Ang sarap. Mm-hmm. 10 out of 10, guys. Ang sarap, right? Guys, ng Cucharo de Gracia. So, yun, guys. Hopefully, na-enjoy nyo itong vlog ko today. At least nakita nyo yung ano yung sinasabing hot box ni Cucharo de Gracia. Tsaka, based sa natikman kong food, masarap itong seafoods nila. 10 over 10. At preparation talaga at the same time, hanggang ngiti mo, nag-umiinit pa rin siya, continuous yung pag-i-eat ng natatakpan na yung mukha ko ng usok. So, very good ang preparation ni Cucharo de Gracia, personalized, tsaka yung very clean at tsaka hindi nakakayang ilabas. Advantage nitong may hotbox sila is kahit saan nyo dalhin, kahit sa picnic, sa beach, kung kailangan nyo i-reheat yung food, syempre, di ba, kailangan nyo masarap kumain, mainit yung pagkain. Yun, ipupuli nyo lang yung string sa gilid. Ayan na. I-hit nyo ng sobra. Tatakpan nyo lang ito. Right? So yun, guys. Salamat sa pagpanood ng vlog ko. Hopefully, nakatulong sa inyo ito if ever na magkaroon kayo ng idea. Siyempre, hindi nyo alam kung yung bibili nyo pagkain is good or bad or ano yung expectation nyo. Kasi most of the time, pag-order tayo online, ang nakikita lang is yung picture. But not the actual food itself. So itong vlog ko, hopefully, makatulong sa inyo para makita nyo yung pag nabili niya, ano yung expectation niya pag binili niya siya. Diba? Para hindi sayang yung pera, ano may lasa, yun. So, dun tayo sa tipid, dun tayo sa maganda, syempre, dun tayo sa quality. And I believe, Cucharo de Gracia, I can say it's very quality, as you can see naman sa preparation nila. Quality yung food nila, yan o. So, order na kayo again, dito yung kanilang Instagram, Facebook, tsaka yung phone number. So, you can also visit their Facebook and you can message them sa Messenger para umorder. Kasi ganun ang ginawa ni Mrs. Ko eh. Yung mga nag-work sa abroad, ang Mrs. Ko kasi din sa abroad, and then surprise niya sa akin, siya mismo umorder through online, and then binayari niya through credit card. So may mga payment method sila. Kung OFW kayo, gusto niyo i-surprise yung sa mga mahal niyo sa buhay, hindi lang sa birthday, hindi lang sa mga ganitong celebration like Father's Day, you can do that, contact them, and then pay it via credit card, right? So salamat po, guys. Hopefully, subscribe po kayo at paki-like po at paki-share yung mga videos ko. If ever that you have any questions or suggestions, please do so by commenting on the link below. Pinapagpag po kasi, umuusok pa rin siya. So, hanggang dito na lamang po, and bye-bye po, guys. Ingat po kayo. Bye-bye.